Muli po ay ipinapaabot ko po ang aking pong marubdob na pasasalamat sa bawat isa po na patuloy pong nakasubaybay po dito po sa ating pong pagbo-broadcast ng The Bible Stands. At salamat po sa mga pastors na seryoso po talaga na inyong pinapanood at pinapakinggan ang ating mga presentation. At purihin ang Panginoon na tayo po ay nakapagpapatuloy kahit na may mga problema sa buhay, may mga struggles, may mga pagsubok, pero salamat sa Panginoon at purihin ang Panginoon sa gabi pong ito. At muli po, tayo po ay nasa isang mainit na usapin o topic ngayong gabi dito po sa ating episode number 5, The Danger of Modern Versions. Ngayon pong panahon na to ay napakarami na pong mga bagong salin po ang lumilitaw. Halos kada taon ay ang mga publishers ay nagpo-produce ng mga bagong salin. At ang malaking katanungan, ito po bang mga bagong salin na ito ay safe ba ito? Ito po ba talaga ay purong salita pa ng Diyos? May mga problema ba rito o okay lang ba itong gamitin? So ngayong gabi ay pahintulutan po ninyong kayo po ay makinig ng maayos at pakinggan po natin hanggang sa matapos po itong presentation ito. At naniniwala ko na sana po ang aking dalangin ay ito po ang magbukas sa atin ng kamalayan na meron talagang problema po ang mga bagong salin na tinatawag na mga modern versions. Kaya't ang ating topic ngayon dito po sa episode number 5, The Danger, o yung panganib, The Danger of Modern Versions. Tayo po ay saglit manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito at purihin ka Panginoon sa inyong kadakilaan. Ang aking dalangin Panginoon na sana po ay tulungan niyo po ang inyong mga ngaral ngayong gabing ito na maging pagpapala po sa bawat tagapakinig po ngayon, lalo na kung meron kaming mga baguhan lamang sa isyong ito. Hinihiling ko Lord ang pagkilos niyo po sa kanyang buhay habang siya po ay nakikinig, ay bigyan niyo ng unawa at makita niya talaga na meron talagang issue sa usaping ito Panginoon. Kayo po ang aming itinataas at pinupuri sa gabing ito. Salamat po Panginoon sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po na naka-tune in ngayon dito sa ating broadcast, The Bible Stands. So tayo po ay magpatuloy po rito sa ating presentation ngayong gabi. At by way of introduction po, alam nyo, itong mga publishers po ay deceptions being promoted by modern Bible publishers. Ano ba yung kanilang mga pangdaraya? Paano nilang nadideceive na every time may mga bagong salin po ay paano nila itong dinideceive ang mga ordinaryong mga tao na walang kamalay-malay, kamuang-muang pagdating sa issue ng mga Bible versions, ay ano yung kanilang mga taktika, paano nilang dinideceive ang mga tao sa bagay na to. Unang-unas, isa sa mga kanilang mga deception na pinopromote, new Bibles are merely in different styles of writing. Okay? Iba lang. Baga, sasabihin ng iba, yung King James Bible daw ay masyadong napakalalim ng English. So, binabaw lang ng konti. Yan, para daw madaling intindihin at madaling basahin. Another po na deceptions being promoted by modern Bible publishers, they are simply easier to read than the KJV. Yan po. No? Para maging magbenta po yung kanilang bagong salin ng Biblia, isa sa mga pandaraya na kanilang sasabihin sa market para ito'y mabili, ay mas madali daw itong basahin. Mas madaling intindihin. Another thing na paano nilang pinopromote yung mga bagong salin, nothing is being removed or changed in God's Word. Wala naman daw na bago. Sa salita ng Panginoon, nariyan pa rin daw ang salita ng Panginoon, walang na-remove, walang na bago.
So yan po yung mga deceptions being promoted by modern Bible publishers. Merong isa sa mga sikat po sa internet po, ang pangalan niya po ay Steve Rudd. Sabi niya, ito po yung kanyang sinabi po sa internet, "We feel that the KJV is to be classed as one of several major standards of Bible translations, including NASB, RSB, NKJV, ASV, NIV. All these translations, according to Steve Rudd, are equal in quality and all should be used for Bible study." So according to this man, pare-pareho lang yan yung mga bagong salin kay NIV, kay NASB, kay KJV are equal in quality, pare-pareho lang yung kalidad. At pwede mong gamitin. Ayon po kay Steve Rudd, sabi ni Dr. John Rice stated, "The differences in the translations are so minor," according to Dr. John Rice, ay yung pagkakaiba lang ng mga translations ay maliit lamang. "So minor, so insignificant that we can be sure not a single doctrine, not a single statement of fact, not a single command or exhortation has been missed in our translations." Okay? Ang ibig sabihin, meaning the English Revised Version of 1881 or the American Standard Version of 1901. Yun yung kanyang tinutukoy na wala namang so insignificant, hindi naman masyadong mahalaga yun. Kung merong mang differences daw sa King James at saka sa modern versions, minor lang po yun. Wala naman daw nasirang doktrina, not a single statement of fact, not a single command or exhortation. So makikita natin, ito po yung mga taktika po kung bakit marami pong nadideceive sa ating panahon ngayon na gumamit ng iba't ibang salin po ng Biblia. Basa pa po tayo ng isa pa sa mga statement po ng mga tao, nakilang kinikilalang tao po. Si Dr. Sumner wrote, sabi niya, "The rare parts about which there is still uncertainty do not affect in any way any doctrine," talking to translations of the Bible. Talagang nagkakaisa po sila eh, na wala namang problema. Walang panganib ang mga bagong salin. Easier to read lang nga lang to. At pagkatapos, wala, hindi na bago yung salita ng Panginoon. Si Dr. Robert L. Thomas, ito po ay isa sa mga professor po ni John MacArthur. Okay? John MacArthur's professor in his California seminary. Ito pong sabi ni Dr. Robert L. Thomas, "No major doctrine of scripture is affected by a variant reading." Meaning to say, yung mga modern versions, yung mga iba't ibang mga salin, ay wala naman daw major doctrine na naapektuhan. In short, okay lang na gumamit ng mga bagong salin ng Biblia ngayon. So kaya, yan po ang ating pong tatalakay ngayon. Another important person sa mga so-called Bible scholars, si Dr. H.S. Miller, sabi niya, "No doctrine is affected." Talagang nagkakaisa po ito mga taong ito eh, no? Sabi ni Dr. Stanley Gundry, okay, Dr. Stanley Gundry stated, "Only a few outstanding problems remain, and these do not affect doctrine or divine command to us." Talagang consistent itong mga taong ito na talagang pinopromote nila yung mga bagong salin. Okay lang na gamitin yan. Walang problema, walang nabagong doktrina, ipagpatuloy lang, okay lang yan, hindi nabago yung salita ng Panginoon. So yan po yung mga taktika kung paano nilang nadideceive ang mga ordinaryong mga tao. Si Dr. Ernest Pickering wrote, "Important differences of textual reading are relatively few and almost none would affect any major Christian doctrine." So talagang ito mga taong ito ay talagang todo ang kanilang pagpo-promote patungkol sa mga bagong salin po ng Biblia. Kaya't ngayong gabi po ay ating pong aralin itong bagay na to. Tingnan po natin, ako po ay magpe-present ng comparison
ng mga modern version sa King James Bible at tingnan po natin kung talaga po bang itong mga magsalin na ito ay okay lang na gamitin. Wala po bang problema? Yan po ang malaking katanungan eh. Wala bang problema ng isang Kristiyano ay gamitin niya ang mga bagong salin? So yan po ang ating tatalakay ngayon. The danger of modern versions. Mga minamahal, ipapakita ko po sa inyo dito po sa presentasyong ito na mapanganib po ang mga bagong salin ng tinatawag nilang bagong salin ng mga Biblia. Iisa-isayin po natin dito po, mga minamahal. Ang unang-una pong danger po ng mga bagong salin po ng mga Biblia ngayon ay omission. May mga verses po sa Bible na kanilang inalis. Okay? Dito po sa ating pong dokumento. Okay? I hope na nakikita nyo po itong ating presentation dito. Yung KJV, NIV, okay po? At ito pong American New American Standard Version o Standard Version at New World Translation. So tingnan po natin po mga minamahal, ito po napakarami po eh. Pero pumili lang po ko mula from the Book of Matthew hanggang sa Book of Revelation, alin-alin po sa mga modern version ang inalis nila, inumit nila. Okay? Katulad halimbawa po sa Matthew chapter 9 verse 13 sa King James Bible, "For I am not come to call the righteous but sinners to repentance." Mapapansin niyo po dito sa may left side ko po sa may sa King James, sa tapat po ng Authorized Version, lahat po ng naka letter red na mga letters po sa tapat po ng AB o Authorized Version, yan po ay inumit po ng mga bagong salin po. Katulad ng to repentance, pagdating sa NIV, nawala po yon. Pagdating sa New American Standard Version, nawala po yon. Inalis po nila yung to repentance. Sa New World Translation, nawala po yon. Sa Matthew chapter 18 verse 11, For the Son of Man is come to save that which was lost. Yung buong verse na po yon, sa NIV, omitted. Sa New American Standard Version, footnote, may cast doubt. And then sa New World Translation, omitted. Ngayon sabihin mo kaibigan sa akin na walang problema ang mga bagong salin. Sa Matthew 18:11, dalawang talata pa lang pong ating pinag-uusapan ngayon. Dagdagan pa natin, Matthew 19:17. Pagka nakita po nyo dyan sa may left side ko, dito sa AB, sa tapat po ng AB, na yung letter red, yan po ay nawawala po sa modern version. "Why callest thou me good?" Nawawala po yan sa NIV, sa New American Standard Version, at sa New World Translation, at sa iba pang mga bagong salin. Sa Matthew 25:13, "Wherein the Son of Man cometh." Tingnan po ninyo, i-check po ninyo. Kung kayo po ay meron pong Bible app sa inyong cellphone, i-check po ninyo itong Matthew 25:13. Yung salitang "wherein the Son of Man cometh", i-check po ninyo sa NIV. Kayo po mismo mag-check. Nawawala po siya. Okay? Sa New American Standard Version, nawawala. Sa New World Translation, nawawala po yan. Dako naman tayo sa Book of Mark. Ito po, from Matthew to Revelation, ha? Pumili lang po ako. Okay? Sa Mark chapter 10, verse 24, for them that trust in riches. Nawawala po yon sa NIV. Nawawala po yon sa New American Standard Bible or Version. And then sa New World Translation, nawawala po yon. Sa Mark chapter 10 verse 24 po yon. Sa Luke, dako naman tayo sa Luke. Luke chapter 2 verse 33. Yung Joseph sa King James Bible, nawawala po yon. Pinalitan po nila ng father. Sa RSV, pinalitan nila ng father. Ganon din sa New World Translation, tinanggal nila yung pangalan ni Joseph. Sa Luke 4:4, mahalaga po ito eh. Okay? "But by every word of God." Napaka-importante din eh. "Man shall not live by bread alone." Ito po yung nawawala sa modern version. "But by every word of God." Sa NIV,
Sa RSV, nawawala po yan at maging sa New World Translations. Nakakalungkot po mga minamahal. Nadidisib po ang maraming mga churches na akala nila walang problema ang mga bagong salin. Sa Luke chapter 4 verse number 8, "Get thee behind me, Satan." Sa NIV, omitted. RSV, omitted. Sa New World Translation, omitted. Yan po yung danger po ng bagong salin ngayon, ng mga bagong salin. Omission eh. Sa John chapter 6 verse 47, sabi ng Panginoon, "He that believeth on me." Napakalaga yun eh. "Hath everlasting life." Kanino ka mananampalataya para magkaroon ng buhay na walang gan? Ang sabi ni Kristo, "On me." Alam nyo ba sa modern version? Nawawala po yan eh sa NIV. "He who believes has everlasting life." Nawala yung saan ka sasampalataya para magkaroon ng buhay na walang gan. Sa RSV, "He who believes has eternal life." Kalino? Maging sa New World Translations. Sa John chapter 8 verse 9, "And when they heard it," ito po yung nawawala, "being convicted by their own conscience." Nawawala po yun. Naka-omit po yun sa mga modern version. Okay? Sa John chapter 9 verse 4, yung sinabi ni Kristo na I must work the works of him that sent me. Sabi ni Kristo, "I must work." Pero pagdating sa modern version, naging we. Naging we sa RSV, naging we sa Revised Standard o sa New World Translation. Sa King James po, si Kristo mismo, "I must work." Nawawala po yun eh. Sabi ni Kristo sa John 10:30, "I and my," yung word na "my," nawawala po yun sa modern version. Check po ninyo mga kapatid, habang kayo po ay nanonood dito sa ating presentation, sa Acts chapter 2 verse 30, "That of the fruit of his loins," ito po yung nawawala sa modern version, "according to the flesh, he would raise up Christ." Okay, nawawala po yan dyan sa NIV, sa RSV, at saka sa New World Translation, at sa iba pang mga salins po ng mga bagong Biblia ngayon. Sa Acts 8:37, napakahalaga po itong Acts chapter 8 verse 37. Ano po ito? Ang sabi ng Bible, "If thou believest with all thine heart," sa verse 36, gusto magpabaptize na ng Ethiopian eunuch. Pero sabi niya nga, "What that hinder me to be baptized?" Sabi ni Stephen, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." Sabi ni Philip, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Yan po ay statement of fact ng isang taong nanampalataya kay Kristo kung bakit siya dapat mabaptize. Kailangan siya po ay believers. Kaya ang term po natin, believers baptism. Amen? Yan po ay nawawala po sa modern version. Yung buong verse po na yan. Sa Acts 23 verse 9, "Let us not fight against God." Omitted, omitted, omitted sa mga modern version. Sa Romans 13, "Thou shall not bear false witness." Omitted po yan. Ha? Nasa Matthew to Romans pa lang po tayo, ha? Colossians chapter 1 verse 14, "Through his blood," nawawala po. Mamaya, emphasize po natin yan. Sa 1 Timothy 3:16, "God was," nawawala po yon. Okay? Sa 1 Timothy 6:5, "From such, withdraw thyself." Nawawala po yan. Omitted po yan. Yung "from such, withdraw thyself," omitted po yan sa mga modern version. Sa 1 Peter 1:22, "Through the Spirit." Nawawala po yan at binago pa po nila. Sa 1 Peter 1:22, okay, "You have purified your souls in obeying the truth through the Spirit." Nawawala yung through the Spirit nila. Sa 1 John 4:3, "Christ is come in the flesh." Nawawala po yan. Okay? Sa Revelation chapter 5 verse 14, "Him that liveth forever and ever." Nawawala po yan. Omitted po yan sa modern versions. Revelation 20 verse 9, "Fire come down from God." Yung word na "from God," yung words po, "from God," nawawala po yun. Revelation 21:24, "And the nations of them which are saved."
yung of them which are saved, inumit po nila yan sa mga bagong salin po ng Biblia. Kaya po, ang unang-una po na danger po ng mga bagong salin ngayon ay omissions. Dito po, magbibigay po ako sa inyo ng 16 verses po. Omitted from modern Bibles. 16 verses po ha, buong verses po. 16 na mga versikulo sa Bible. Hindi mo makikita sa modern version. Isa-isayin po natin. Matthew 17:21. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Tingnan po ninyo sa modern version. Okay? Matthew 18:11. For the Son of Man is come to save that which was lost. Number 3. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore ye shall receive the greater damnation. So Mark 7:16, if any man have ears to hear, let him hear. Sabi sa Mark 9:44, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Mark 9:46, nawawala po ito. Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Pang-7 verses. Mark 11:26, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Nawawala po yung buong verses na yan. Mark 15:28, and the scripture was fulfilled which saith, and he was numbered with the transgressors. Nawawala po yung buong verses na yan. Luke 17:36, two men shall be in the field, the one shall be taken and the other left. Nawawala po yung buong verses na yan. Number 10 po, pang-10 verses po. Buong verse po ha. John 5:4. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Pang-11 po, Acts 8:37. Yung, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Yung buong verse po na yan, napaka-importante po yan. Yan po ay statement of faith ng isang tao na Ethiopian eunuch na nagpabaptize. Acts 15:34, pang-12 po, notwithstanding it pleased Silas to abide there still. Acts 24:7, but the chief captain Lysias came upon us and with a great violence took him away out of our hands. Acts 28:29, and when I said these words, the Jews departed and had great reasoning among themselves. Pang-15, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Romans 16:24 and 1 John chapter 5 verse 7. 16 verses po, mga minamahal. Hindi po biro-biro po ito, mga kapatid. 16 verses po. Sa New Testament pa lang po tayo, ha? 16 verses. Buong verses po na nawawala po, inumit po nila sa modern version. Kaya't mga minamahal, hindi po biro-biro po itong bagay na to, mga minamahal. Ito po ay isang seryosong bagay at nawa makita natin na meron po talagang danger sa modern version, mga minamahal. Meron po talagang panganib ito pong mga bagong salin po ng Biblia. Omission po. Yan po yung unang-unang danger po. And then, subtraction. Okay? Subtraction. Mga minamahal, ngayon naman po ay dumako tayo sa subtraction. Diyan po magaling ang modern version eh. Subtraction. Binawasan nila. Alam po ninyo ba, yung hell, nag-appear po ito sa Bible 54 times in the King James Bible. But it only shows up 17 times only. 17 times sa ibang mga salin ng banal, sa ibang salin ng Biblia, mga minamahal. Okay? Ito po yan, NIV, ASV, CSV, Darby, ESV, ISV, NAS, and so on and so forth, RSV, TNIV. The Contemporary Jewish Bible and Catholic New American Bible have eliminated the word hell altogether.
Could you imagine 54 times the word hell appears sa King James Bible, 17 times and less yung iba. Hindi ba importante ang doktrina ng tungkol sa impyerno? Importante po ito. Pero inalis po nila yan, mga minamahal. Tingnan po natin. Sa Mark chapter 9 verse 44 at saka 46 po. Sa King James Bible, sa verse 44 po, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Sa verse 46, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Wala po yan sa American Standard Version, Revised Standard Version at Word English Bible. Missing. Sinubtract po nila yan. Ngayon mo sabihin sa aking kaibigan na, oh, walang problema. No, may panganib po yung mga bagong salin po, mga minamahal. Sa Colossians chapter 1, verse 14. Tingnan po ninyo sa Bible nyo. Colossians 1:14. In whom we have redemption, sa King James Version po, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Dalawang bagay po ang blessing po ng blood ni Kristo. Redemption and forgiveness. Because of the blood of Christ, tayo po ay may katubusan, tayo po ay may kapatawaran. Saan? Sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Pero tingnan niyo po ng ginawa ng American Standard Version. In whom we have our redemption, the forgiveness of our sins. Question, saan? Walang kasagutan ng New American Standard Version kung saan mariredemption, magkakaroon ng redemption at forgiveness. Wala silang sagot pag tinanong mo, saan? Saan ko matatang mo ang redemption at forgiveness? Wala silang may sasagot dahil inalis nila. Through His blood, Revised Standard Version, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. I-check po ninyo, tinan po ninyo sa mga total, kung kayo po ay merong Bible app po dyan sa inyong cellphone, sa inyong mga computer, check po ninyo. Kayo po mismo, masaksihan po ninyo, nawawala po yung through His blood. Sa Word English Bible, in whom we have our redemption, the forgiveness of our sins. Kaibigan, hindi po biro-biro po ito. Ito po ay isang seryosong bagay po, mga minamahal. Kaya napanganib po talaga na gumamit at ito ang gamitin mo sa iyong pag-aaral salita ng Panginoon, mga minamahal. Omission, subtraction, and then alteration. Yan po yung mga danger po, mga panganib po ng bagong salin. Ano pong ibig sabihin ng alteration? To make different in some respect. Yung medyo baguhin. Baguhin ng konti yung mga pangyayari. Konting twist lang ng konti. Alteration. Tingnan po natin. Babasa po ako sa King James Bible sa 2 Samuel 21 verse 19. At kayo po dyan sa inyong kinakalagyan po ngayon habang kayo nanonood ngayong gabi. Buksan po ninyo sa 2 Samuel 21:19 sa King James Version po. Ito po. And there was again a battle in Gob with the Philistines where Elhanan, the son of Jaaregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite. The staff of whose spear was like a weaver's beam. Natatandaan ko po nung may mga saksi ni Jehovah po ang pumunta po sa bahay ko po, sa bahay po namin noon. Diyan sa Quezon City po noon. At pumasok po sila, nakita ko agad ang kanilang Biblia ay hindi po King James. Tinanong ko agad sila. Sabi ko, sino ba ang nakapatay kay Goliath? Hindi po nagmadali in split second, sabi nung isa, si David. Ayan ang kanyang sagot nung tinanong ko po na sino po ba ang nakapatay kay Goliath. Sabi nila, si David, which tama naman po yung sagot ng saksi. Sabi ko, tama po yung sagot ninyo na ang nakapatay kay Goliath ay si David. Pero tingnan po ninyo sa Biblia nyo, hindi po si David ang nakapatay po kay Goliath. Ito po, sa American Standard Version, babasahin ko po. And there was again war with the Philistines at Gob. And Elhanan, the son of Jaaregim, the Bethlehemite, slew Goliath, the Gittite. The staff of whose spear was like a weaver's beam. Sa ASB,
lumilitaw na ang nakapatay kay Goliath hindi si David eh, kundi si Elhanan. Ang liwanag po niyan, yan po ang nakalagay sa ESV. Another version pa po tayo, Revised Standard Version. And there was again war with the Philistines of Gob, and Elhanan, the son of Jeorigim, the Bethlehemite, slew Goliath the Gittite. The shaft of his spear was like a weaver's beam. Lumilitaw, dito po sa bagong sali ng Biblia, binago nila eh, nagkaroon ng alteration eh, na-twist po yung history. Sa Biblia po natin, sa King James Bible, ang nakapatay po kay kapatid ni Goliath ay si Elhanan. Si Elhanan, ang napatay po niya ay kapatid po ni Goliath. Hindi po si Goliath ang napatay ni Elhanan sa King James Bible. Ang napatay po ni Elhanan sa King James Bible ay si yung kapatid ni Goliath. Pero lumilitaw sa modern version, ang napatay ni Elhanan si Goliath mismo eh. Ngayon, marahil kakatwiranan mo ito, mga ngatwiran ka. Baka sabihin mo, baka naman ibang Goliath yan. Ayan. Baka sabihin mo, di ba? Maaaring sabihin mo, baka naman ibang Goliath yung napatay ni Elhanan. Hindi po, isa lang ang Goliath po sa Bible. Pasalamat na lang po tayo, napakabuti ng Panginoon, nagbigay po siya ng cross-reference po. Para pagdiinan, meron po tayong cross-reference eh, na talagang ang napatay talaga ni Elhanan ay hindi si Goliath, kundi kapatid ni Goliath. Ito po. Sa 1 Chronicles chapter 20 verse 5, ito po yung magbibigay po ng proof, no, na ang napatay ni Elhanan talaga ay kapatid ni Goliath. Okay, tinan po niya. And there was war again with the Philistines, and Elhanan, the son of Jair, slew Lami, the brother of Goliath the Gittite. This time, sa 1 Chronicles 20 verse 5, may pangalan na po yung kapatid ni Goliath na pinatay ni Elhanan eh. Sino po? Si Lami. Okay? Si Lami, the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver's beam. So maliwanag na maliwanag po talaga, mga minamahal, na ang napatay po ni Elhanan ay si Lami, kapatid po ni Goliath. And yet, ang ginawa ng mga bagong salin ay si Goliath mismo ang napatay ni Elhanan. Kumukontra yon sa kasaysayan na nakikita natin sa Biblia na si David ang nakapatay kay Goliath. That's alteration. Very dangerous po yan. Baguhin mo yung kasaysayan ng pangyayari, yung totoong nangyari sa Biblia, baguhin mo. Ay malaking pagkakasala po yan sa Diyos. Yan po ang mga panganib. Omission, subtraction, alteration, and then addition. Hindi lamang binawasan, tinanggalan, binago, kundi nagdagdag pa ang modern version. Tingnan po natin, ito po yung aking preba. Sa 1 Peter chapter 2 verse number 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Alam po ninyo mga minamahal, napakahalaga po kasi talaga po ang salita ng Panginoon para sa ating paglago. Tama po ba? At kailangan mo ang salita ng Diyos. Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Tingnan po ninyo ginawa ng NIV. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Very dangerous ito, mga kapatid. Could imagine ang salvation sa NIV ay process na. Kailangan mong lumago para sa paglago mo, ikaw ay maligtas. Isang atake po yan sa doctrine of salvation by grace through faith. It's no longer instantaneous ang salvation sa NIV, kundi by it, you may grow up in your salvation. Tingnan nyo, American Standard Version. Long for the spiritual milk, which is without guile, that you may grow thereby unto salvation. New World Translation. Form a longing for the unadulterated milk belonging to the Word, that through it, you may grow to salvation. Maging sa ang Biblia Tagalog, ganun din. Lumago sa kaliligtas. Napakadelikado po nito.
Ngayon, sasabihin mo sa akin, safe ba yan? Hindi po. Could imagine, sa modern version, na bago na ang kaligtasan sa pamamagitan ng paglago, it becomes a process, mga minamahal. Ano po? Omission, subtraction, alteration, addition, distortion. Yan po yung mga panganib po ng banal na mga bagong salin po. Ano ibig sabihin distortion? To twist, to change from the truth. Okay? Tingnan po ninyo. Sample po, Hosea 39. Ipapakita ko sa inyo na napakadelikado po ng mga bagong salin po ngayon. Distortion. Sabi po sa Hosea 13 verse 9, O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. Sabi ng Biblia, Israel, sinisira mo sarili mo. Thou hast destroyed thyself. Makikita natin yan all throughout sa Old Testament ng Israel. Pag tumatalikod sila sa Diyos, nawawasak po, nadidestroy po ang kanilang bansa, napapahamak po sila dahil sa kanilang sariling kagagawan. Pero ganun pa man, sabi ng verse, but in me, sabi ng Diyos, is thine help. In spite ng Israel ay nadidestroyed because of their backsliding and sa kanilang pagtalikod, disobedience, and yet ang Diyos mapagmahal. Ang Diyos, patuloy po silang tinutulungan eh. Babasa pa po tayo ng mga cross references bilang patunay na yung Hosea 39 po ay totoo po. Babasa pa po tayo. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Nehemiah chapter 9 and verse 27. Nehemiah chapter 9 verse 27. Sige po, samahan po ninyo akong buksan ang ating mga Biblia. Nehemiah chapter 9 and verse number 27. Ano po ang nakasaad po dito? Sabi sa Nehemiah chapter 9 and verse 27. Therefore, thou deliverest them into the hand of their enemies who vex them, and in the time of their trouble, ang sabi ng Bible, when they cried unto thee, thou heardest them from heaven, and according to thy manifold mercies, thou gavest them saviors who saved them out of the hand of their enemies. Yan po yung Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, na in spite ng Israel ay nadidestroyed, tinutulungan sila ng Diyos. Kaya tama po yung Hosea 39 eh. Psalms 107. Muli po, samahan niyo po kung buksan ng ating mga Biblia. Psalms 107 po. Verse number 6. Psalms 107 verse number 6. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Yan po ang Diyos eh. Matulungin, mapagmahal. Kahit na ikaw ay napapalayo na at napapariwara ng buhay mo, ang Diyos, tutulungan ka pa rin pa niya. Okay, sabi ng Bible, but in me is thine help. Another verse po, napakaganda po, Psalms 89 po. Psalms 89 po, ito po, ang ganda po ng pangako ng Panginoon dito sa Psalms 89 eh, sa bansang Israel eh. For the sake of time, babasahin ko sa verse 31. Pero pag ano po ninyo mamaya, basahin po ninyo hanggang verse 28 po yan. Ang ganda po eh. Verse 31. Sabi ng Panginoon sa nation Israel, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with the rod and their iniquity with the stripes. So, magkakaroon ng chastisement sa nation Israel. Nevertheless, pag dumating na yung pagpapalo ng Diyos sa kanila, dumarating na yung trouble, nadidestroyed na sila. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Once I have sworn by my holiness that I will not lie unto David, his seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. So yan po ang promise ng Diyos. Kaya tama po yung Hosea 39. Ng Israel, napapahamak sila sa kanilang sarili, sa kanilang sariling kagagawan. Pero, sabi ng Diyos, but in me, sabi ng Diyos, pero tutulungan ko pa rin kayo. Tingnan po ninyo, ginawa ng RSV, yung old
old, ano po ha, RSV. Ito po nakalagay. I will destroy you, Israel. Who can help you? Sa King James, ang Israel ang sumisira sa kanilang sariling buhay. Pero sa modern version, sa RSV, ang Diyos ang sisira. Sa King James Bible, ang Israel ang sumisira sa kanilang sarili, pero tutulungan sila ng Diyos. Pero sa RSV, wawasakin sila ng Diyos at hindi pa sila tutulungan. Kabaligtaran po yan eh. Ngayon mo sabihin sa akin, hindi mapanganib ang mga bagong salin, mga minamahal. Omission, subtraction, alteration, distortion, addition. Yan po ang mga panganib po, mga minamahal eh. Yan po yung mga panganib po na idudulot po ng mga bagong salin. Ano pa po? Corruption. Corruption. Tinan po natin po yung naganap na corruption po sa Bible, mga minamahal. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sa King James Bible, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels. Ang Diyos nag-manifest in the flesh. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya ang mga iglesia ni Kristo, takot na takot po sa King James Bible pagdating sa 1 Timothy 3:16 eh. Kasi ang liwanag po ng King James Bible eh. God was manifest in the flesh. Tingnan po ang ginawa ng NIV. Kaya ang mga iglesia ni Kristo, hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, at makakausap mo siya, magdidebate kayo, at hahamunin ka na si Kristo hindi Diyos, hindi sila gagamit ng King James Bible. Ang gagamitin nila modern version. Bakit? Tingnan po niyo. NIV. Yung salitang God was manifest, pinalitan nila yung God na He appeared in the flesh. Sino yung He na yan? Sa ESV, He was manifested. Sino yung He? Sa King James Bible, God. Naging pronoun na He sa pagdating sa modern version. New World Translation, He was made manifest in the flesh. See, nagkaroon ng corruption, mga minamahal. Okay, omission, subtraction, alteration, addition, distortion, corruption. Ano pa po? Deception. May pandaraya po, ginawa ang mga bagong salin po. Bibigyan ko po kayo ng matinding halimbawa po na may deception po. Sa 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kung papasinin niyo po yung American Standard Version, para bang akala mo may verse 7 sila. Ganon din po yung NIV. Pasinin po ninyo. Para bang akala mo, sabi mo, Evangelist, may verse 7 din naman ang NIV tsaka ASV. Hindi po. Inalis po tinalaga nila ang 1 John 5:7. Ipapakita ko po sa inyo dito sa presentation ito kung ano po ang pandaraya, ang ginagawa po ng mga bagong salin. Pasinin po natin. Pasinin po nyo yung ASV. Mag-concentrate po tayo dito sa ASV, yung verse 7 po ng ASV. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth. Saan galing yun sa King James Bible? Saan nag-end yung verse 6 po ng ASV? Sa blood. Tingnan po nyo. Nag-end po yung verse 6 po ng ASV sa blood. Tingnan po nyo sa King James. Yun po. Sa verse 6 po ng King James Bible, hindi pa po nagtapos ang salita ng verse 6 po sa blood. Pero sa ASV, nagtapos po ang verse 6 po niya sa blood. Bakit po? Dahil yung remaining na salita po sa verse 6 po, inilagay po nila sa verse 7. Para lumitaw na may verse 7 ang ASV. Dahil ang ginawa ng American Standard Version, yung 1 John 5:6, ginawa nilang dalawang verse. They split into two verses, yung verse 6 ng King James Bible, para hindi mo mapansin na inalis talaga nila yung 1 John 5:7. Okay, tinan mo nyo yung verse 8. Okay, tinan nyo yung verse 8, pareho. Nawawala po talaga yung 1 John 5:7. Paano nagkaroon ng verse 7 ng ASV? Yung verse 6 ng King James Bible, ginawa nilang dalawang verses. Inalis nila yung 1 John 5:7 para hindi malaman ng mga ordinaryong Kristiyano na inalis nila yung 1 John 5:7,
Yung verse 6 ng King James, ginawa nilang dalawang verses. That's deception. Pansinin po natin ito pong NIV. Tinan nyo yung verse 7 po ng NIV. For there are three that testify. Tinan po niya, ha? Saan galing yon? Tinan po ninyo yung verse 8 ng King James Bible. And there are three that bear witness in earth. Yan po yun. And then tinan po ninyo yung verse 8 po ng NIV. Nag-start po sa the Spirit. So, ang NIV, yung verse 8 ng King James Bible, ginawa nilang dalawang verse para maalis nila yung 1 John 5:7. Para hindi mamalayan ng mga ordinaryong mananampalataya na inalis nila yung 1 John 5:7, ang ginawa ng NIV, ginawa nilang dalawang verses o dalawang verse, yung verse 8 ng King James Bible. Yung ASB, yung verse 6 ng King James Bible, ginawa nilang dalawang verse para hindi mo mamalayan na inalis talaga nila. Ano bang meron sa 1 John 5:7? For there are three that bear record in heaven. Ano yun? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan po yung doctrine of the Trinity. Napakahalaga po yan, mga minamahal. Inalis po yan. Hindi natin namamalayan na inalis po yan. At yan po ay deception. Yan po ang danger po ng mga bagong salin po ng Biblia sa ating panahon ngayon. Kaya't kaibigan, ito po ay isang seryosong bagay po, mga minamahal. Kaya't na ako po ay nalulungkot kapag ka ito pong ating programang The Bible Stand ay parang ginagawang joke at ginagawang katatawanan. Nakakalungkot po, mga minamahal. Ito pong ginagawa natin, serious matter po ito eh. Gawain po ito ng isa po sa paraan po ng ministry ng Diyos. Gagawin mong katatawanan. Amen? Nakakalungkot po, mga minamahal. Napakaseryoso pong bagay po itong ating pong pinag-uusapan dito, mga minamahal. Perversion. Perversion. Yan po ang ginagawa. Ano ibig sabihin ng perversion? Deviating greatly from what is considered right and correct. Tingnan po natin yung ginawa po ng modern version dito. Sa KJP, I would they were even cut off which trouble you. Dinipain po yung salitang cut off po sa Leviticus 20:17 at saka Numbers 19:20. Ito po yung ihiwalay. Ialis po sa kanilang kongregasyon, sa kanilang kapulungan, yung mga ng yung salitang cut off. Kaya sabi ni Pablo sa King James Bible, I would they were even cut off which trouble you. Kasi meron pong mga pumasok pag alis po ni Pablo sa taga Galatians, may pumasok po ng mga taga mga Judaism at kanilang ibinabalik ang mga Christians sa Galatians sa law. Kaya sabi ni Pablo, I would they were even cut off which trouble you. Pero lang yung ginawa ng modern version, tinan nyo NIV. As for those agitators, sasabihin ng NIV, mas easier to read daw ang NIV kaysa King James. Naintindihan nyo ba ibig sabihin ng agitators? Oh? I wish they would go the whole way and emasculate themselves. New World Translation, emasculate, emasculated. Biblia Tagalog, gumawa ng higit pa sa pagtutuli. Tinignan ko sa dictionary ibig sabihin ng emasculate, to castrate. Remove the male sexual part of a man or male animal or to remove the male parts of a plant. Hindi po yun ang sinabi ni Pablo. Sa modern version, sa Tagalog, gumawa ng higit sa pagtutuli. Yung mga nanggugulo, gumawa pa ng higit sa pagtutuli. Ibig sabihin, paputol na. Hindi po ganun eh. That's perversion na ginawa ng mga modern version. Ano pa po? Substitution. Pinalitan po nila yung pangalan ng isang tao, ipinalit nila yung isang persona at nagpalit sila ng ibang persona. Tingnan po natin po ito. Sa Isaiah chapter 14 verse 12. Alam po ninyo kapag tinype niyo po sa King James Bible sa inyong search word ang salitang Lucifer, isang beses lamang po itong lumitaw sa Biblia. At dito po sa Isaiah 14:12, dito po natin makikilala, dito natin nakilala kung sino si Satan before, na siya pala ay si Lucifer. At siya po, si Lucifer, siya po yung ngayon si Satan.
Siya po yung nagrebelde at umalsa laban sa Diyos at ibinagsak po siya ng Diyos. Basahin po natin sa verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground which did weaken the nations? Now, makinig po kay Maige. Ang binagsak po sa Isaiah 14:12, si Lucifer po. Maliwanag na maliwanag po yan. Tingnan po ninyo ang ginawa ng NIV. Tingnan po natin, pagmasdan po ninyo. How you have fallen from heaven, inalis yung salitang Lucifer, meron silang ipinalit eh. O morning star, how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth. Now, sa Biblia po, kilala na natin sino ba itong morning star. Okay? Tingnan po natin sa Revelation chapter 22 verse 16. Babasahin ko po. Buksan niyo yung Bible niyo. Sino ba yung morning star sa Bible? I, Jesus, sabi ni Kristo, ako na si Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Ang bihira, mga minamahal. Si Kristo pala yung morning star, si Jesus Christ. Pansinin niyo ginawa ng NIV? Inalis si Lucifer, ang ipinalit si Jesus Christ. How you have fallen from heaven, O morning star. Mga minamahal, wag po tayo magbulag-bulagan dito, mga minamahal. Ang liwanag po. Merong naganap na substitution. Si Lucifer inalis sa pangyayari ng Isaiah 14:12 at ang pinalit si Jesus Christ, siyang ibinagsak. Nakakalungkot po itong bagay na to, mga minamahal. Tingnan po natin sa Tagalog. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Tingnan natin sa Tagalog, sa pahayag, kung sino yung tala sa umaga. Pahayag 22 verse 16, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Sabi ni Kristo, ako ang ugat at ang suplin ni David, ang maningning na tala sa umaga. Mga minamahal, ang bihira, inalis si Lucifer, ang ipinalit si Kristo. Lumilitaw sa NIV at saka sa Bibliang Tagalog. Hindi si Lucifer ang nagrebelde, kundi yung morning star na walang iba kundi si Jesus Christ. Ito po'y blasphemy. Nakakahindig po ng balihibo po ang bagay na ito. Nakakatakot po, nakakarimarin po itong bagay na ito. Imagine mo. Ginawa ng NIV, si Kristo ang nagrebelde. Sabihin mo sa akin, kaibigan, ngayon na walang panganib ang mga bagong salin po ngayon, mga minamahal. Noong nakaraang Tuesday po, sa ating last episode po, ay naisa-isa po natin ang mga panganib o the dangers of modern versions. Una po ay ang panganib po nito ay marami pong omissions na naganap po sa bagong salin ngayon. Subtraction, alteration, binago po yung mga kasaysayan. Nagkaroon po ng addition, dinagdagan eh. Ipinagbabawal po ng ating Panginoon sa banal na kasulatan na huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Nagkaroon ng distortion, nagkaroon po ng corruption. At kung kayo po ngayon ay bago pa lamang nakikinig dito sa ating The Bible Stands, balikan po ninyo nung nakaraang Tuesday po ang ating pong pagtatalakay patungkol dito po para po maunawaan ninyo at makita ninyo ng buo po itong ating presentasyon. And then nagkaroon ng deception, pandaraya, nagkaroon ng perversion, at nagkaroon ng substitution. Dito po tayo mag-uugnay sa ating nakaraang episode na dito po naputol. Isa sa mga dangers po ng mga bagong salin po ngayon, mga panganib po, na idinudulot ng mga bagong salin ngayon ay nagkakaroon po ng confusion. At alam naman natin na ang Diyos hindi po siyang author ng confusion. Pero sino po ba ang nasa likod nito? Bakit nagkakaroon ng confusion sa mga bagong saling ngayon?
Ngayong gabi po ay isa-isahin po natin na meron pong confusion na magaganap kapag ka iba't ibang salin po ng Biblia ang ating pong gagamitin. Magbibigay po ako sa inyo ng maraming mga halimbawa po sa Biblia na kung saan ay ating matutunghayan na talagang hindi po magkakapare-pareho eh. Sa KJV po, sa Luke chapter 10 verse number 1, after these things, the Lord appointed other 70. Sa King James po, ang bilang po na inappoint ng Panginoon ay 70 also. And sent them 2 by 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Sa King James po, nakalagay po 70. Sa NIV, TNIV, the Lord appointed 72. Hindi ba nagki-create ng confusion po yan? Sabi ng Bible, 70. Sabi ng modern version, 72. Another example po, sa Matthew chapter 13, verse 33. Akin pong babasahin, sundan na lang po ninyo sa inyong mga screen po dyan, sa inyong cellphone o laptop o computer. Ang sabi po sa Matthew 13, verse 33, the kingdom of heaven is like unto a leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal. Sabi ng King James Bible, 3 measures of meal till the wool was leaven. Ang nakalagay po dyan, 3 measures of meal. Sa NIV, a woman took and mixed into a large amount of flour. Alayo eh, iba eh. Sa King James, 3 measures of meal. Sa NIV, a large amount of flour. Sa TNIV, yeast that a woman took and mixed into about 18 pounds of flour. Kita nyo, hindi pare-pareho po yung mga numbers. Kung ikaw po ay magsasubmit po ng iyong tax o anumang mga expenses, kapag ka po yung mga figures po o yung mga numbers ay hindi po magbabanggaan, hindi po magkaparallel, magkasalungat, eh magkakaroon ka ng problema po sa pagdating po sa legality po. Pansinin po ninyo, King James, 3 measures of meal. NIV, a large amount of flour. Sa TNIV, about 18 pounds of flour. The 2002 paraphrase called the Message. Ito po yung bago eh. Ano po nakalagay? Yeast that a woman works into the dough for dozens of loaves of barley bread. Kasi tingnan po ninyo. I-check po ninyo. Okay? Madali na lang po ninyong i-check po yung mga bagay na yan eh. So, ito po yung panganib ng mga bagong salin po, mga minamahal. Nagki-create po ng confusion. Magbasa pa po tayo ng mga halimbawa. Sabi po sa Matthew 18:22. I say not unto thee, sabi ng ating Panginoon, until 7 times, but, sabi ng Panginoon, until 70 times 7. Sabi ng Panginoon, 70 times 7. That means 490 times. 70 times 7. NIV, TNIV, I tell you not 7 times, but 77 times. Sa King James, 70 times 7. That's 490 times. Sa NIV, 77 times. That's 77 times. Ang laki po ng difference eh. So makikita natin, sasabihin mo sa akin, kaibigan, walang panganib. Ano po yan? Nagki-create po ng confusion po yung mga bagay po na yan. Sa 1 Samuel chapter 6 verse 19. 1 Samuel chapter 6 verse 19. And he smote the men of Bethshemesh because they had looked into the ark of the Lord. Even he smote of the people 50,000 and 70 men. Ibig sabihin, 50,070 yung namatay po dyan. Okay? 50,000 and 70. 1 score is equivalent to 20. So since ito ay 70, so 60 and 10 men plus 10, so 50,070 ang lahat ang namatay. Pansin niyo po sa NIV, Revised Standard Version at English Standard Version. Pansinin po natin, ESV. But God struck down some of the men of Bethshemesh, putting
70 of them to death because they had looked into the ark of the Lord. Sa King James Bible, ang namatay po ay 50,070 na tao. Sa modern version, 70. Napakalaki po ng difference po, no? Ha? Halimbawa, ikaw ay inutusan. Ha? Pagkatapos eh, supposed to be ang dapat ang sukli sa iyo, ang dapat na ibabalik mo o nasukli sa nag-utos sa iyo ay 50,070 tapos ang ibabalik mo na lang 70 pesos. Abay, magagalit yung tao sa iyo niyan. Binawasan mo ng malaki. So, ano po? Sasabihin po ninyo, walang panganib. Napakalaki po ng difference po, mga kaminamahal. Another example po. 1 Samuel chapter 13 verse number 5. And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel 30,000 chariots. 30,000 chariots. NIV, 3,000 chariots. Ang laki po ng pagkakaiba. Sa King James, 30,000 chariots. Sa NIV, 3,000 chariots. So, ang laki ng difference po, mga minamahal. That's, nagkikreate po yan ng confusion. Another example po, sa 2 Samuel 24:17 po, mga minamahal, okay, shall 7 years of famine, okay, 2 Samuel 24:13, shall 7 years of famine come unto thee in thy land, magkakaroon ng 7 taong tagutom. Sabi ng NIV, NRSV, ESV, ito po, shall there come upon you 3 years. Sabi ng King James, 7 years. Sabi ng modern version, 3 years. So, hindi ba nagkikreate ng confusion yun? Nililito yung mga tao? Ano ba talaga ang tamang numbers? Yan po ang ginagawa ng mga bagong salin ngayon sa ating panahon ngayon, lituhin ang mga brethren, ang mga churches. Kaya ang tao ngayon, litong-lito na eh. Dahil po sa mga naglilitawang mga bagong salin po ngayon. Another example po, sa 2 Samuel 23:18, si Abizay, isa po sa mga matapat at matipunong at talagang general po ni David, King David. Abizay, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among 3. So dun sa pinakatatlong mataas po ni David ay pangatlo po doon si Abizay. Okay, kumbaga sa mga generals, andun po siya, 3-star general, was chief among 3. Tinan yung ginawa ng NASB, RSB at saka ESB. Abisai was chief among the 30, dinemote yung rango ni Abisai. Sa King James, napakataas ng rango ni Abisai, siya po ay chief among 3. Pagdating sa modern version, was chief among the 30. Naku, pambihira. Binaba ng todong-todo yung rango po ni Abisai. O see, ano po ang kinikreate po nito? Confusion. Another example po, sa 1 Samuel chapter 15 verse 7. Sabi ng King James Bible, and it came to pass after 40 years. 40 years po ang nakalagay po sa King James Bible. Check po ninyo. Sa New American Standard Bible, Revised Standard Version, ESV, ano po ang nakalagay? After 4 years. Ang laki po ng pagkakaiba. 40 years at saka 4 years. Aba, kapag ka ikaw ay magsasabit ng inyong tax declaration at ikaw ay magbabayad sa BIR o kaya ipapasubmit mo yung iyong mga documents po, mga figures sa accountant, abay, pag hindi po magtali po yung mga numbers na yan, eh, magkakaroon ka ng problema. Hindi po ba? Pagdating sa legality. Tinan po ninyo ginagawa ng mga modern version. Nagki-create po ng confusion pagdating po sa mga numbers. Sa King James Bible, 40 years. Sa modern version, 4 years. Another example po. Ito po. Buksan po ninyo lahat ang inyong mga Bible, ang King James Bible. Tingnan po ninyo. Dito po, isang verse po ha. Ilang version po ang ating ipapakita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versions po ng Bible. Sa isang verse lang po tayo. Ipapakita ko sa inyo
na ito po ang panganib ng mga bagong salin po ngayon ng Biblia. Sabi po sa King James Bible, Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel. Kita po ninyo? Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel. So inilagay ko, dahil Saul reigned 1 year, so inilagay ko 1 and then 2 over 2. So 1 over 2. Yan ang numbers po na nakalagay po sa King James. Saul 1 year, and when he had reigned 2 years. So 1 over 2. Para madali nyo mag-get, 1 over 2 sa King James Bible. Now, sa New American Standard Bible, tingnan po natin. Saul was 40 years old when he began to reign, and he reigned 32 years old or 32 years over Israel. So nilagay ko 40 over 32. Ang laki po ng difference sa King James Bible. Sa King James, 1 over 2. Sa modern version sa NASB, 40 over 32. Saul was 40 years old. At nag-reign siya 32 years over Israel. Okay. NIV, New International Version po. Saul was 30 years old. Sa King James Bible, Saul reigned 1 year. Saul sa NSB, Saul was 40 years old. Sa NIV, Saul was 30 years old. Pansinin po ninyo yan. Saul was 30 years old when he became king, and he reigned over Israel 42. So nilagay ko 30 over 42. King James 1 over 2. NASB 40 over 32. NIV 30 over 42. RSB. Dahil litong-lito na yung RSB, anong ilalagay nila? Pasinipun nyo, ang nakalagay dyan, Saul was ... years old. Nalito na po eh. Hindi niya na anong ilalagay. Ano ba? 40 ba? 30 ba? O 1? Kaya ang nilagay na lang po ng Revised Standard Version at ESB, tatlong tuldok, Saul was ... years old. Pakicheck nyo po. Check nyo po sa inyong mga cellphone po. Yan po ang nakalagay sa RSB. Hindi na nila alam kung anong ilalagay nila. Saul was ... years old when he began to reign, and he reigned and 2 years. So ... over 2. Yan po yung RSB at ESB. Now, tinan po nyo yung magandang balita, Biblia. 50 taon si Saul nang maging hari sa Israel, at 22 taon ang kanyang paghahari. That's 50 over 22. Pasinin po ninyo yung mga figures. Iisang verse lang po ang pinag-uusapan natin dito. Pero magkakaiba-iba ang kanilang mga numbers o years na inilalagay. Sa King James Bible, 1 over 2. Sa NASB, 40 over 32. Sa NIV, 30 over 42. Sa RSB, ESB, ... over 2. Sa Tagalog, 50 over 32. Mga kapatid, ano po ang ini-imply ng presentasyong ito? Pinapatunayan ko lang sa inyo na mapanganib po talaga ang mga bagong saling ngayon. Yan po ang kahahihinatnan po. Malilito ang tao. At nililito po talaga. At ang nasa likod po ng pagkalito, ng paglilito, hindi po ang Diyos, kundi ang Diablo ang kaaway. Gusto niyang lituhin ang mga tao. Para nang sa ganun, pag nalito ang tao, alin ang totoo, mawawala na siya ng confidence sa salita ng Diyos at hindi na siya maniniwala. At yan po ang nangyayari ngayon sa ating kapanahunan ngayon. Kaya't sasabihin ko sa inyo, kapatid, napaka mapanganib po talaga ang mga bagong salin po ng Biblia sa ating kapanahunan po ngayon. So, yan po yung mga panganib po, no? Omission, subtraction, alteration, addition, distortion, corruption, deception, perversion, substitution, and confusion, mga minamahal.